Dalang ating kasama si Jiggy Manika at nandun po sa Dumaguete, isa sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol. Jiggy, hello, good morning. Hey Joel, Tito Orly, magandang umaga sa inyo. At kanina nga madaling araw, paumaga ay tatlong aftershocks na naman ang naramdaman dito sa Dumaguete City. Kaninang yung unang dalawa ay mag-alas 5 ng umaga na tumagal ng halos 6 hanggang 8 segundo. Samantalang yung pinakahuli ay mag-alas 6 naman ng umaga na tumagal ng halos hanggang 5 segundo. Itong Dumaguete City, bagamat malayo sa epicenter ng tumamang lindol na sa Tayasan Negros Oriental, ay siya namang nagtala ng pinakamalakas na pagyanig nung araw mismo ng paglindol, at ito'y nasa 7 na registro ng 7 na magnitude. At bagamat wala namang na damage o nasugatan o nasaktan kanina sa pagyanig, ay nagdulot naman ito ng panibagong takot sa mga residente dito sa Dumaguete. At ngayong umaga nga ay inaasahan dumating si Pangulong Noynoy Aquino ng Dumaguete bago tuloy ang tumulak sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. At dito rin pagdiriwang ng Pangulo ang kanyang 53 kaarawan dito sa Dumaguete, kapiling yung iba namang nasa lantaan ng bagyo. Samantala, Kuya Joel, Tito Orly, ay yung Kapuso Foundation ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal, partikular sa Tayasa na naging epicenter nga nitong lindol, upang makapagpadala ng relief goods. Karamihan kasi sa mga residenteng lumikas ay pansamantalang nanatili dun sa plaza ng bayan sa takot na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil nga daw baka gumuho. At yung meron pa rin dito, meron pa rin na natatanggap ng mga text care, pero hindi susunod na pagyanig, kundi meron daw namumuong tsunami, kaya panawagan din ng mga residente dito ay particular sa bayan ng Tayasan ay sana nga tumigil na yung pagpapakalat ng ganitong text message nang hindi na makapagdulot ng takot pa sa mga residente na apektado ng lindol. Jigs, by Joel, Jigs, hindi naman isolated ang Dumaguete, dahil alam ko na dyan ang airport eh, no? So nararating siya ng tulong. Tama yun. Ako ay Joel, maayos naman ang takbo ng pamumuhay dito, normal. At ang mga isolated, yung talagang medyo malalayo. Yung La Libertad, tsaka yung Gihulgan, no? Yung mga bayan ng Tayasan, yan, medyo hirap na yan, dahil kahit mga pampasayerong bus, kinakailangan na nilang magbaba ng pasayero bago pa makatawid ng mga tulay doon, dahil nga nagkabitak-bitak, may mga tulay na umangat, may mga lupang lumubog, kaya hindi na nila pinapatawiran to ng mabibigat na sasakyan at mga motorsiklo na lamang nakakatawid doon. Pero ganun pa man, kaya pa rin makapagtawid ng relief goods. Mm-hmm. Kaya nga lang kung gagawing mano-mano para maihatid doon sa sasakyan na naghihintay sa kabila ng tulay. Pero ang presyo ng pangapaunahing bilihin, kasi doon yata sa bayan ng Gihulgan, ang 2 litro yata ng crude o gasolina doon ay umabot na yata sa mahigit 100 piso, no? So nirarush yun, ha? Talagang iisang gasolinahan lang yata yung nagsusupply ng kanilang gasolina doon. Sa area ng Dumaguete, kamusta? Maayos, Kuya Joel. Lahat ng, kumbaga eh, yung mga media na nagko-cover, karamihan sa mga media na nagko-cover doon sa mga tinamaan ng lindol ay dito nakabase. At maayos naman, maayos yung supply dito ng pagkain, yung gasolina, yung tubig. At tama yun yung na-mention mo, dahil karamihan doon sa mga tindahan, yung mga gasolinahan doon sa lugar na tinamaan, na magsisimula yan sa bayan ng Ayungon. Kasi bagamat tinamaan yung ibang bayan malapit sa Dumaguete, particular yung Bay City, yung Bindoy, hindi naman sila ganun katindi at hindi sila isolated o madali silang maabot compared dito sa bayan ng Ayungo na nag-crack yung tulay at yung Tayasan, dahil mula Tayasan doon na magtutuloy-tuloy yung Gihulgan, yung ibang mga bayan na mas matindi pang sinalanta. Alright, may tanong yata si Tito Orly. Si Tito Orly, good morning. Tito, good morning. Anong tanong ko sa iyo? para tapos ako magtanong. Hindi, kausap ko kahapon yung mayor ng Himalalud ba yun, Jiggy? Kanyang binabanggit na mayroong isang barangay doon na
isolated din. Nagkaroon din ng landslide at mahigit sa 10 bahay din yata yung apektado ng landslide. May balita ba dahil ang pagkakabanggit ng alkalde doon, kahit na yung habal-habal, hindi makaakyat doon eh. Tama yun, Tito. Dahil doon sa may mga aerial inspection na ginawa, particular sila Vice President Binay kahapon, talaga medyo matindi yung pagkakatabon sa mga lugar na iyan. Dahil ang itsura kasi ng mga bundok dito, mabato at saka kumbaga hindi talaga siya yung mapuno na bundok. Kaya ito yung isa sa mga problema, yung bukod sa tabon ng lupa, yung bato. Ang ibig sabihin, Jiggy, yung mga tuturong sanang mag-rescue, kung may balita paano makakarating doon, lalo na yung kahapon yung report, yung MMDA rescue team, kompleto sa gamit yon. Ang problema, baka hindi makarating sa mga dapat na lugar na puntahan na merong landslide dahil... Tito Orly, particular yung kahapon na-mention din ni Governor De Gamo ng Negros Oriental, mm-hmm. na may mga bayan sila na kailangan gumamit ng Navy boat para makapagdala ng food. Dahil yun lang yung option na nakikita nila dahil nga iba mga napatabunan, iba mga putol yung tulay. Kaya ito yung nakikita nilang mabilis sa paraan. Meron ding team dito ng Red Cross na nakita tayo. Isang team to galing Maynila. Ito itutulong din sa bagamat ang limitation nga itong transport kung papaano makakadiretso sa mga lugar na mas matinding sinalanta. At ang problema kasi ngayon, yung kawalan ng supply ng kuryente, pati yung maayos na communication. Kaya maaaring may mga lugar pang hindi talaga na nalalaman yung totoong sitwasyon dahil sa mga limitasyon na ito. So yun ang nakikita natin sa mga pagkakataong ito, JK, yung dahil maraming isolated, pati relief goods, pati yung mga tulong sa mga dapat na lugar na mga barangay na kinakailangan ng tulong ng rescue team, yung pa rin ang mga priority, mga pangunahing pangangailangan sa mga oras na ito. Tama yun, Tito. At, yung tubig, naku, napaka-importante kasi meron namang nakukuha sa poso, pero yung mga residente nag-aalangan dahil baka nga naman magkasakit pa sila, may igin na sigurado. Ang problema, may mga yung mga tindahan kasi talaga sa nakita natin, sarado. Mm-hmm. So, kumbaga na mga may maaari ng tindahan, naniguro na muna dahil nga sa hirap ng supply. At malinis sa tubig yung prioridad, tapos yung pagkain dahil may mga bigas na dumarating tayo nakikita pero kukonti compared sa dami ng mga nangangailangan. Okay, maraming salamat, Tito Jiggy. Tito Jiggy. May tanong si Joe, may tanong ka pa? May tanong ka pa? Hindi, wala na akong talok. Wala kami pinagawain ni Jiggy. Wala kami pinagawain. Hindi kami nag-away sa ano yan. Kasi dati kuya lang tawag sa'yo. Dito na. Hindi na ba kaya Joel saka Tito Orly talaga. Ingat ka dyan, Jiggy, ha? Maraming salamat, Tito. Ite-text ko na lang kung nasaan ka talaga ngayon. Ite-text ko na kung talaga nasaan ka ngayon, ha? Sige, thank you, Jiggs, ha? Bye-bye. Thank you, ingat. Maraming salamat, Jiggy. Jiggy Manikat, mga kapuso, mula sa Lungsod po ng Dumaguete, mga kapuso.